ang sala ko. Hirap at dusay tiniis mo, hanggang kamatayan pinaglaban mo ako. Doon sa Kalbaryo, kaya't aking inaalay ang papuri't pagsamba. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, Ginoon, kay buti mo. Buod sa Kalbaryo, kaya't aking inaalay ang papuri't pagsamba. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, Panginoon, kay buti mo. Kaya't aking inaalay ang papuri't pagsamba. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, Panginoon, kay buti mo. Ng iyong puso, ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking inaalay ang papuri't pagsamba. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, ang Ginoon, kay buti mo. Noon, kay buti mo. Yes, Lord, tunay nga po, O Diyos, na kay buti mo sa amin, Panginoon. Sapagkat ang buhay mo ang inalay mo sa amin. Salamat, O Diyos, sapagkat nasumpungan mo kaming muli sa araw na ito. Narito sa iyong harapan, Panginoon, nagpapalinis, nagpapabanal, at hinahayaang gawin mong karapat-dapat, Panginoon, para tanggapin ang iyong mga salita sa araw na ito. Salamat po sapagkat sa kabila ng ang mundo ay nagdiriwang ng araw ng mga puso, kami ay nagdiriwang ng araw ng pag-ibig mo. Pag-ibig mo sa amin na buhat sa iyong kabutihan, Panginoon, ay ibinigay mo sa amin ang iyong sarili, Panginoon. Binigay mo sa amin ang iyong anak upang kami ay maligtas. Kaya naman, Lord, kami po, Panginoon, sa araw na ito ay nasasabik at nagugutom na mapakinggan ang iyong mensahe para sa amin, Panginoon. Personally, speak to us, Panginoon. Magsalita ka sa amin, personal sa aming mga buhay, Lord. Sapagkat ang araw na ito itinalaga mo sa amin para mapakinggan namin ang pinakapuso mo na siya naming ipinagdiriwang sa araw na ito at sa araw-araw ng aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa lingkod mong gagamitin sa aming harapan. Hayaan mong maitago mo lamang siya sa likuran mo, Panginoon, kasama
at kasabay ng iyong malakas na presensya sa kanyang buhay. Hayaan mo ang anointing, Panginoon, ang siyang tumama sa aming mga puso, Panginoon, upang ang bawat salita na mamumutawi sa kanyang mga labi, ito po, Panginoon, ay maging silbi namin, magsilbi sa aming mga aral at gabay, Panginoon, para sa mas matagumpay pang pagiging Kristiyano, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito at salamat po, Panginoon, sa mga kapatid kong narito at sa mga nanonood at nakikinig sa araw na ito. Mga naglaan ng oras at panahon, Panginoon, para pakinggan ang pinakapuso mo, Panginoon, na ibababa mo po sa pamamagitan ng lingkod mo, Lord God. Salamat po sapagkat alam namin na ang aming pagparito, Panginoon, ang aming pakikinig at panonood, Panginoon, ang aming pag-watch party, Lord God, ay simbolo lamang, Panginoon, ng aming pagiging Kristiyano. Pero kasabay nito, Lord, alam namin na sa lahat ng aming ginawa sa araw na ito, ikaw po, Panginoon, ay may mga magagandang sorpresang naghihintay. May mga magagandang regalo, Panginoon, na nakalaan para sa bawat isa, Panginoon. Kaya naman, Lord, malaya ka pong kumilos at gumalaw sa aming mga buhay. Gumawa ka ng mga himala, magpala ka, Panginoon, sa bawat isa, bigyan mo ng kalayaan, bigyan mo po ng kagalingan ng lahat ng may sakit. Bigyan mo po lahat, Panginoon, ng solusyon ng lahat ng may problema, Panginoon. Kaya sa araw na ito, Lord God, hayaan lamang po namin ang banal na presensya mo na siyang sumaamin at sa aming kalagitnaan ay sumakop at maging matagumpay lamang. Salamat po, Diyos, sa araw na ito. Salamat sa katagumpayan mo. Inaangkin na po namin ito, Lord God, at patuloy naming aangkinin ang pag-ibig mo para sa amin. Salamat po, Diyos, ng marami, sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen. Amen. Praise God. Isa po muling pinagpalang hapon sa ating lahat, lalo't higit sa Panginoon. Ito po ay araw muli ng Linggo, araw ng pagsamba. Amen. So, sa napakaganda po nung ating opening prayer, ano, sabi habang ang mundo po ay nagse-celebrate ng kanilang mga okasyon, at ang kanilang okasyon daw ay patungkol sa pag-ibig, tayo naman po sa lugar na ito ay ipinagdiriwang po ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. At yun po ay hindi lamang nagaganap tuwing 14 ng Pebrero. We don't only celebrate the love of the Lord or the love in our hearts, not only on the month of February, on the day of the 14th, but, you know, more importantly, we celebrate it, you know, every minute, every second of our lives. Amen. So, today we are going to learn about a very important scripture. And our text for today is taken from the book of John. John chapter 13. John chapter 13, beginning verse 1. And I'm sorry to spoil those who are expecting that I will teach about love, because I won't, but I will teach about servanthood. Amen? Napakalayo naman ng theme mo, Pastora. Servanthood, araw ng mga puso ngayon. Araw ng pag-ibig ngayon. Bakit naman servanthood? Dito po tayo nililid ng Panginoon sapagkat ito po marahil ang kinakailangan natin. Okay, are you ready? Tayo po ba'y handa nang makinig ng salita ng Panginoon? Okay, let us go to John chapter 13. But before we do that, let me read from the book of Mark muna, okay, as an introduction verse. Mark chapter 10, verse 45. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life a ransom for many. Amen. Ang anak po ng tao, ang ating Panginoong Hesukristo, ay hindi raw pumunta rito sa lupa para paglingkuran, bagkus para maglingkod at ibigay at ang kanyang buhay
para sa marami. Amen. So, we will learn about the servanthood of Christ today. And may the Holy Spirit bless us, teach us, enlighten us, and anoint us as we study these very valuable truths about Christian leadership. Amen. Naniniwala po ba kayo na ang bawat isa sa atin ay tinawag upang maging leader? Amen. There is that kind of leadership quality in each and every one of us. You know, no matter how you look at yourself, ano man ang tingin mo sa sarili mo, isa lang ang alam ko, ang sabi ng Bible, tinawag tayo para manguna, hindi para sa huli. Amen? We are not the tail, but we are the head. And whether you believe it or not, you are the head. And if you believe that you are the head, you should know the qualities of being the head. Amen? Dapat alamin mo ang mga katangian ng isang tagapanguna, sapagkat ikaw ay tagapanguna. Sabihin mo sa sarili mo, I am a leader. Amen. So it doesn't mean na kinakailangan being a leader, you have a position or a title. It doesn't mean that being a leader, you have to be popular, known by everyone. Being a leader means you are able to be the head in any capacity, in any position, in any role that you are doing. Maaring ikaw ay isang nanay, ikaw ang leader ng iyong tahanan. Maaring ikaw ay isang manggagawa, ikaw ang leader ng iyong section. Marahil ikaw ay isang opisyal sa barangay. Amen? Ikaw ang leader kung saan ka nakatalaga. Amen? In somehow, somewhere, you are a leader. You lead. Meron kang posisyon, meron kang pwesto na kung saan ikaw ay nakatalaga. And now we will learn about true leadership being a servant. Amen? As exemplified by the Lord Jesus Christ. Sabi po nila, nung unang panahon, pag sinabi mong ikaw ay servant, sabihin nga ho natin lahat, servant. Yan. Pag ikaw ay servant, mababa ang tingin sa'yo, di ba? Kasi yung concept ng servant sa atin noon ay yung ikaw ay tagapagsilbi. You're a slave. You do the menial work. You do the mean jobs. Ginagawa mo yung mga pinakamababang gawain ng isang tao. Kaya ang konsepto natin ng being a servant is that you are a slave. You give service. And so you are looked down. Ikaw ay mababa ang tingin sa'yo kasi ikaw yung pinakamaraming trabaho, ikaw yung laging pagod. You are a servant. Amen? Pero sa biblical point of view, being a servant is totally not like that. Hindi po ganun ang pananaw ng Biblia sa mga servant. Kasi tingnan mo si nanay. Diba? Si nanay, siya yung pinakamaraming trabaho. Diba? Siya yung pinakamaraming trabaho. She serves. She serves every day. She wakes up in the morning. She does the work. She does the household chores every day without complaining. Kahit napapagod siya, hindi siya nagre-reklamo. Servant ba ang nanay mo? Mababa ba ang tingin mo sa kanya? Hindi. The more that you see your mother doing things in the household, the more you admire her. The more you look up to her. Amen? Ganun po dapat ang pananaw natin sa mga gumagawa ng serbisyo. At ganun din po dapat ang pananaw natin sa mga kasambahay natin na halimbawa'y gumagawa ng lahat ng trabaho sa ating tahanan upang tayo po ay makagala, makapag-happy-happy, magawa natin yung gusto nating gawin. Amen? Pero napakalungkot po, for the longest time, ang tingin po natin sa ating mga kasama sa bahay ay mga servant na, amen, I mean, the stigma and the stereotype of being able to treat them as servants. Pero dapat po baguhin natin yan sapagkat yung mas marami ang ginagawang trabaho, dapat sila po yung ating nirerespeto,
itinataas at inaalayan ng accolade, ng praise, ng admiration. Sapagkat sila yung pinakamaraming trabaho. Amen? So, yun po ang nais ng Panginoon na matutunan natin ngayon. Alam niyo po ba na lahat ng mananampalataya ay tinawag into service and ministry? Matthew 28:18-20, the Great Commission. The Great Commission was given by the Lord to all, not only to pastors, not only to teachers, not only to apostles, and not only to prophets and evangelists. The Great Commission was given to all, including you and me. And so, we are called into ministry. We are called into the ministry of service, into the ministry of servanthood. At yun po yung ating pag-aaralan ngayon. Amen? So, samahan po tayo ng Panginoon. Okay, who is a leader? What is a leader? What is leadership? Amen? So, ano yung concept ng mundo ng leadership? It is associated with position. Di po ba? It is associated with rank. May ranggo. Mas mataas ang ranggo mo, mas niluluhuran ka. Mas inaangat ka, mas pinapraise ka. It is associated with power. And during these days, leadership is associated with wealth also. Amen? Mas mataas ang pwesto mo, mas mayaman ka. Mas mataas ang pwesto mo, mas makapangyarihan ka. Mas mataas ang posisyon mo, mas malaki ang clout mo. Amen? Yung iyong coverage ng iyong power. That is the worldly concept of leadership. But in the Bible, all of these concepts are broken down, especially by the Lord Jesus Christ. And that is what we are going to study today. Because in the Bible, leadership is not position, is not rank, it is not wealth, it is not clout, it is not power, it is servanthood. Leadership is servanthood. At ito po ay pinatunayan ng ating Panginoong Hesukristo mismo. Sabi po niya sa Matthew 20:26, those who desire to be great in the kingdom of God must be the servant of all. Kung gusto mo raw maging dakila, kung gusto mo raw maging mataas, kung gusto mo raw maging great, you should be a servant of all. In the world, if you want to be great, be a president. Amen? Claim for a position. You know, aim for the highest position. The higher your position, the more powerful you are. The greater you are. Amen? Mas mataas at mas malaki ang hawak mo, mas malaki ang iyong kadakilaan. But in the Bible, in Matthew 20:26, if you want to be great, be a servant. Amen? If you want to be great, be a servant. And it is no other than the Lord Jesus Christ who exemplified this servanthood. In Philippians chapter 2, verse 6 to 7, who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but he emptied himself, taking the form of a servant. Ano raw po ang ginawa ni Jesus? Nabagamat siya raw po ay Diyos, amen? Nabagamat siya raw po ay may posisyon sa langit, sapagkat hindi lamang po siya, he is not just in the form of God, but he is God himself. Pero ang sabi po sa ating binasa, he emptied himself. He emptied himself. He stripped himself of his being God. And he took the form of a servant. Si Jesus Christ mismo raw po ang nagbaba ng kanyang sarili at kanya pong inangkin ang pagiging servant. Amen? Pagiging alipin. Okay? Sa atin pong mga panahon ngayon, maybe we can translate
the word servant into alipin. Amen. At si Jesus Christ, walang stigma-stigma sa kanya. Walang stereotype-stereotype. Pag sinabi mong alipin, mababa. Pag sinabi mong alipin, hindi ka galang-galang. Pag sinabi mong alipin, lahat ng negatibo nakakabit doon. Pero si Jesus, niyakap niya yon. Niyakap niya yung titulo ng pagiging alipin. He did not think of the repercussions, he did not think of the effects of embracing servanthood, ang pagiging alipin. Sa Philippians 2:6-7, napakalinaw po, niyakap niya ang pagiging alipin. He took the form of a servant. He took the form of a servant. Amen. And there is no other illustration that we can find this servanthood of Christ but in the book of John chapter 13. Amen. So ngayon tayo po ay papasok na po sa ating pinaka main text. John 13 verses 1. Magsimula po tayo sa verse 1 hanggang ito po ay marahil hanggang 15 mamaya or hanggang 17. Okay. Let me read from the book of John chapter 13 verses 1. It was just before the Passover feast. Jesus knew that the time had come for him to leave this world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he now showed them full extent of his love. When the evening meal was being served, and the devil had already prompted Judas Iscariot, the son of Simon, to betray Jesus. So verse 3, Jesus knew that the Father had put all things under his power and that he had come from God and he was returning to God. So he got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped a towel around his waist. After that, he poured water into the basin and he began to wash his disciples' feet, drying them with the towel that was wrapped around him. He came to Simon Peter, who said to him, "Lord, are you going to wash my feet?" And Jesus replied, "You do not realize now what I am doing, but later you will understand." Verse 8. "No," said Peter, "you shall never wash my feet." Jesus answered, "Unless I wash you, you have no part with me." And then Simon Peter said, "Then Lord, not just my feet, but my hands and my head and my whole body as well." Jesus answered, "A person who has had bath needs only to wash his feet. His whole body is clean and you are clean, though every one of you." Okay, let's just stop from there. Let's give a backgrounder. It is the Passover feast, before the Passover feast. At yung mga disciples ni Lord Jesus Christ ay nagrenta sila ng upper room kung saan sila mag-gather. Bago po ito, alam ni Jesus na malapit na yung kanyang time. He is going back to the Father. And so he wanted to be with his disciples. He wanted to be with his inner circle. And so that's what they did. And as part of tradition, bago kayo pumasok sa isang upper room, you have to wash your feet. And there are assigned servants who are tasked to do that. Na-miss ng mga disciples. Hindi sila nakapag-hire ng servant na mag-wash ng mga feet ng mga disciples. Nakaligtaan nila. Nakalimutan nila. Naku, nakapag-renta tayo ng room. Lahat nakahanda. And it is a very good Passover feast. Meron silang masarap na paghahapunan. Pero, nakalimutan nila yung servant na maglilinis ng kanilang mga paa bago sila pumasok doon sa upper room. And so, nakahanda na't lahat, na-imagine nyo, hindi sila makapasok.
Kasi it is by tradition, you cannot enter unless you wash your feet. It is Jewish tradition. You cannot enter the room unless you wash your feet. How can they do that? Nobody is going to wash because they failed. They forgot to hire somebody who will wash their feet. At nagtuturoan ang mga disciple, di ba ikaw naka-assign doon? Hindi ha, hindi ako naka-assign. Ikaw! Naku, ikaw! 12, wala man lang nakaisip. Napakahalaga nun. Lahat sila ngayon hindi makapasok. They could not even make the first step because they forgot the most important step, and that is to wash their feet before they enter. And at this time, you can imagine that everyone was just blaming each other. Ikaw kasi, di ba ikaw ang naka-assign, pero walang gustong umamin at walang gustong umako, amen, ng kasalanan. And nai-imagine nyo ba na nagkakagulo sila? Kayo talaga, di ba dapat kayo na, ang tagal-tagal na natin itong plinano, lahat na ganito, ganyan-ganyan. Pero they could not do anything. Amen? At nung pagkakataong ito, imagine nyo na sila po ay nagkakaroon ng diskusyon. Ano po ang ginawa ni Jesus? Sa verse... Okay, sa verse 4. Habang nagdidiskusyon at nagsisisihan ang kanyang mga mahal na alagad, 12, he got up. Tumayo po si Jesus at ang sabi niya, he took off his outer garment and wrapped a towel around his waist. And after that, he poured water into the basin and he began to wash his disciples' feet, drying them with towel that was wrapped around him. Amen? Habang ang iba, habang mga kasama niya po ay nagsisisihan, ano pong ginawa ni Jesus? Tinanggal niya yung kanyang outer garment, binalot niya yung kanyang sarili na niyang kanyang towel, just like a servant does, at pinuno niya ng tubig po yung kanyang yung planggana. At pagkatapos, pinahilera niya ang lahat para siya ang maghuhugas ng paa. Hello? Nakakahiya naman. Yung master po ito. Si Jesus, ang kanilang rabay. Amen? Ang kanilang rabay ang gumawa ng aksyon. There is a need and nobody is responding. And as a master, he wanted to set an example. You do not wait for anybody to do it. You do it. Eh, nakakahiya naman. Master ako. Nakakahiya naman, rabay ako. Ang daming nakakakilala sa akin. Ano na lang sasabihin nila? He could have said that because he is the master. Yes, he is. Siya ang rabay. But the Lord Jesus Christ did not mind. Amen? Hindi po niya inisip kung ano sasabihin ng tao. Hindi po niya inisip kung ano magiging itsura niya sa mga tao sapagkat hinubad niya yung kanyang magandang damit and he took the attire of a servant. And he wrapped himself with a servant's towel and he put up water onto the basin. Amen? He took the form of a servant. He made himself a servant. And he did, you know, what a lowly servant would do. And that is what? To wash the servant's feet. Amen? May gagawa pa ba nito ngayon? Pag ikaw presidente, pag ikaw senador, pag ikaw congressman, will you stoop down? At ikaw ang gagawa ng pinakamababang gawain without, you know, thinking about your position, without thinking about your reputation. You take the lowly work of a servant just to be able to fulfill and meet the need that is at present. Amen? Pero hindi. Sa panahon po ngayon, walang gagawa nito. Walang gagawa nito. Amen? Nobody in a high position or in a high rank will stoop down, will, you know, bababa sa kanyang pwesto para tugunan ang pangangailangan. Tugunan ang nangangailangan. Nung panahong ito may pangangailangan, kinakailangan may maglinis ng paa. Pero walang gustong gumawa. Nagsisisihan pa. Amen? But
the Lord Jesus Christ set an example. This is true leadership. This is true leadership. To be a leader, you be a servant first. Amen? And this is the type wherein, alam niyo po ang mundo, kapag ikaw ay hari, kapag ikaw ay may posisyon, you don't do that. That's why Jesus Christ was revolutionary. Jesus Christ was radical. He was doing something out of the ordinary. He was a trailblazer. Amen. Nobody does that. The rabbi doing the work of a slave. The master doing the work of a servant. Nobody does that. But the Lord Jesus Christ did that. Amen. Ginawa po ng Panginoong Jesus yun. Without qualms of his reputation, of his position. Because he wanted to set an example. Sabihin natin lahat, example. Sino po kaya sa panahon natin ngayon ang gagawa pa ng ginawa ng Panginoong Jesus? Amen? During that time, meron pong pangangailangan at siya po ay hindi nag-atubiling tugunan ang pangangailangan. Di bale nang tanggalin niya yung kanyang pwesto, titulo, yung kanyang damit. Amen? Kumbaga kung sa panahon natin ngayon ay naka-Amerikana siya, posturang postura, sapagkat siya ay rabbi, siya ay teacher. Pero tinanggal po niya yung kanyang Amerikana at sinuot po niya yung pang-alipin na attire. And with towel and basin, he did the job. He did the work. Amen? Praise God. And that is what the Lord is looking up to these days. Amen? He's looking for true leaders. But true leaders, kinakailangan basagin muna yung mga konsepto natin ng true leadership. Amen? Ang leadership. Kasi para sa atin, yun nga, ang leadership ay pwesto, kapangyarihan, pananalapi, kayamanan. Amen? Boss. Ikaw ang boss. Ako ang boss dito. Pakinggan nyo ako. Pag hindi nyo ako pinakinggan. Yan. Ito yung leadership na alam natin. Pero si Jesus, hindi. Amen? Ano pong ginawa ni Jesus? Tinanggal niya po yung kanyang suot na master's attire, and he took the form of a servant's attire and did the work of a servant. For some people, it is very demeaning. Ano ba yan? Bakit niya ginawa yun? Man, behind his back, people must be talking. Bakit niya ginawa yun? Di ba rabbi yan? Di ba master nila yan? Bakit siya ang naglilinis? Bakit siya ang naglilinis ng paa? But Jesus Christ did not care. Amen? Because he was a trailblazer. If you want to be a true leader, you should be revolutionary just like the Lord. You should be radical just like the Lord. Which means you are not afraid to take risks. You are not afraid to bend rules. You are not afraid to break the stereotypes. Amen? Binabasag mo ang kinagawian. Binabasag mo ang tradisyon. Winawasak mo ito. At ito ang nais ng Panginoon na ating matutunan. Amen? Baguhin po yung konsepto. Being a servant is not a demeaning job. Being a servant is a decent job. Being a servant is an admirable job. In fact, this is what the Lord has done. At bakit po ginawa ng Panginoong ito? Bakit niya po ito ginawa? Okay? Bakit? Basahin po natin. Sa verse 1. It was just before the Passover feast. Jesus knew that the time had come for him to leave this world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he now showed them the full extent of his love. Bakit niya po ginawa? Ano yung motive niya? Para pag-usapan siya? Para kabiliban siya? Para siya ba ay makita ng mga taong gumagawa nun? Hindi. Ano yung motive niya? Ano yung motivation niya? To show them the full extent of his love. Ito yung love. Ito yung totoong love. How did the Lord Jesus Christ show the full extent of his love? By, you know, halika, pakakainin ko kayo and let us have a feast. And I will give you bouquets of flowers. Bawat isa sa inyo, bibigyan ko kayo ng mga bulaklak o bibigyan ko kayo ng mga tsokolate. Ito ba ang paraan ng pagpapakita ng Panginoon ng kanyang love? No.
He took the action of humbling himself and washing the disciples' feet. So the motive behind what Jesus did was not to, you know, para magpasikat, but not to let people praise him and admire him for what he's doing, but because he loved his disciples. Mahal niya. At ito ang paraan ng pagpapakita niya ng kanyang pag-ibig. Amen? So Jesus was motivated by love, not by the worthiness of his disciples, because the disciples are not even worthy, maybe, para gawan ng Panginoon yon. Pero hindi tinignan ng Panginoon kung worthy ba to, itong mga disciple ko na to, ang tagal ko nang kasama, hindi pa rin nila alam mo ano yung pinaggagawa nila. Amen? Siguro kung si Jesus lang bugnutin, nabugnot na rin siya, di ba? Nagalit na rin siya. Pero sabi niya, tumayo siya, ako na lang gagawa. Hello? Ako na lang gagawa. Eh, di siya nga ang gumawa. Amen? So he was doing this because he loved his disciples. Sometimes, people are unlovable. Di ba? Ang hirap mahalin ng tao kasi maraming mga katangian na hindi ka mahal-mahal. Hindi ka ibig-ibig. Marahil si Jesus, nabubugnot na rin siya sa kanyang mga alagad. Kasi wala silang pananampalataya. Hindi sila responsable. Alam nila yung dapat gawin, hindi nila ginagawa. Amen? So, anong gagawin ni Jesus? Itakwil niya yung mga disciples niya? At palitan niya? Hindi. Amen? Minahal pa niya lalo. Amen? Hindi kayo kaibig-ibig, hindi kayo qualified. Hindi kayo magagaling na mga disciples. Ang tagal ko na kayong tinuturuan. Hindi kayo natututo. Iwanan ko na nga kayo. Ganun po bang ginawa ni Jesus? Sabi niya nga, mahalin ko nga kayo. Hello? Mahalin ko nga kayo. Ito po yung totoong pag-ibig. At hindi lamang ito pang 14 ng Pebrero. It is a lifestyle. Loving the unlovable. Amen? Accepting the unacceptable. Understanding the people who are difficult to understand. This is true love. Not because they are worthy, but because you just want to love them. And this is what exactly Jesus did. The disciples were not worthy of his love because they are so difficult to deal with, to teach. They are so difficult. Ang hirap nilang pakisamaan, ang hirap nilang intindihin, ang hirap nilang turuan, ang hirap nilang bigyan ng mga instruction kasi hindi nakakasunod. Sabi, magrenta ng upper room, dapat lahat okay na. Pero somehow may na-miss. At yung pinaka-importante, hindi sila makapasok kasi hindi pa malinis yung mga paa nila eh. Amen? So sa halip po na nagreklamo si Jesus at nagalit at nabugnot sa kanyang mga alagad, eh nilinis po niya yung kanilang mga paa. Sapagkat gusto niyang magpasikat, sapagkat mahal niya sila. Amen? It is not the worthiness of the disciples. It is not that he is being grateful to the disciples because the disciples have so many shortcomings, but because he loved his disciples, even Judas Iscariot. Pati si Judas. Hello? Alam ni Jesus. He has foreknowledge that this man, Judas Iscariot, is going to betray him and hand him over to the enemies. Jesus knew that. Did he exempt Judas? Sinabi ba niya, o ikaw, Judas, alam ko, pagkakanulo mo ako, you will betray me. Hindi ka kasama rito. Exempted ka. ginanon po ba ni Jesus si Judas? Hindi. Ano po ang ginawa niya kay Judas? Minahal niya si Judas. Hallelujah. Ang hirap pumahalin ng mga Judas, di ba? Sa totoo lang, it is very difficult to love
the Judases in this life. Sino ba yung mga Judas? Yung mga nagtataksil. Amen? Yung mga binigay mo na ang lahat. Pero sa kabila nun, binetray ka pa. Sa kabila nun, pinagtaksilan ka pa. Minaltrato ka pa. You gave everything. Your all, your love, your effort, your time, your money. You gave everything and then in the end, he betrays you just like that. These are the Judases. And they are not supposed to be worthy of our love, right? Amen? Meron tayong reason. Meron tayong rason. We have reasons, all the reasons in the world to hate them. We have all the reasons in the world not to love them. We have all the reasons in the world not to forgive them. Amen? But Jesus, love is unconditional. Amen? It is not based on whether Judas is faithful or not. It is based on his heart, which is very willing to love even the unlovable, even the unworthy. Amen? So in the end, Jesus gave it all to Judas, but in the end, Judas chose to betray Jesus. Hindi na po pananagutan ni Jesus yun. Ibinigay niya yung lahat kay Judas, minahal niya, hinugasan niya yung paa, kahit alam niyang magtataksil. Sana sapat na yun, ano, para si Judas ay makapag-isip. Sabi niyo, paano ko naman pagtataksilan ng ganitong klaseng tao? Paano ko naman pagtataksilan ng ganitong rabbi at master? I should not do it. But no, in the end, Judas decided to betray the Lord. Which means, you know, in the end, we decide whether we like to be saved or not. In the end, we decide whether we love the Lord or not. Tayo po, we cannot blame anybody. Hindi po natin pwedeng ibigay ang sisi sa kung sino man sapagkat tayo po ang magdidesisyon sa huli kagaya ni Judas. Judas experienced all the things that his fellow disciples experienced. But in the end, he still betrayed the Lord. Amen? So people decide whether they love the Lord or they betray the Lord. And on that, Jesus cannot do anything. When Judas decided to betray the Lord, wala na pong nagawa si Jesus. Kaya po si Judas, pumunta po sa impyerno. Bagamat siya ay alagad. Sapagkat sa huli, siya po ay tumalikod, nagtaksil. At sa sobra yung guilt and remorse niya, sa halip na mag-repent siya at bumalik kay Jesus, sumingi ng tawad, nagpatiwakal siya. He committed suicide. He could have accepted the forgiveness of the Lord if he decided to go back and ask forgiveness and repented of his sins, but he did not. Until the end, Judas was, you know, hindi po, wala po siyang balak talagang bumalik sa Panginoon. Amen? So, this debunks the eternal security doctrine. Na sinasabi nila, once you are saved, you are saved. Kahit na anong gawin mo sa buhay mo, kahit na maging Judas ka pa, pupunta ka pa rin ng langit. Kahit magpatiwakal ka pa, pupunta ka pa rin ng langit. Hindi po. Saan si Judas ngayon? Nasa impyerno po siya sapagkat nagpatiwakal siya. Nobody who commits murder can go to heaven. He murdered himself instead of repenting of his sins. Nagkakaunawaan po ba tayo? Amen. So, love. Number one that we will learn from the servant of the Lord is that it is motivated by love. Amen? So si Jesus po ay pinaglingkuran niya yung kanyang mga alagad, hindi dahil obligasyon niya. It is not because of his obligation, because of his responsibility, but it is because he loved them. Amen? Pinagtatyagaan mo yung mga alagad mo, hindi dahil pinagtatyagaan mo sila, hindi dahil responsibilidad mo sila, pinagtatyagaan mo sila sapagkat mahal mo sila. At nais mong mapabuti sila. At pinapakitaan mo sila ng mabuti sapagkat nais mo silang patuloy na lumakad ayon sa nais ng Panginoon sa buhay nila. Amen? So that's why even Judas, who is not worthy of the love of the Lord, you know, he showed him the same. He showed him love. Amen. Ngayon, bakit ang lakas ng loob ng Panginoon na tanggalin yung kanyang attire, yung kanyang rabbi attire at ipagpalit sa isang servant attire? Hindi ba siya takot
napag-usapan siya? Hindi ba siya takot na bumaba yung tingin ng tao sa kanya? Hindi ba niya iniisip na bababa yung reputasyon niya? Hindi ba niya naisip yon? Bakit? Sapagkat, andito po yung sagot. Sabi po doon sa verse 3, Jesus knew that the Father had put all things under His power and that He had come from God and that He was returning to God. Bakit po walang takot si Jesus na ginagawa ang mga bagay na to, and He doesn't care about what people say to Him? Because He knew Himself. Kilala niya ang sarili niya na siya ay galing sa Diyos at ngayon nga ay babalik na siya sa Diyos. Pag kilala mo ang sarili mo, you don't care what people say about you. Amen! Kahit pag-chismisan ka pa, islander ka, kung ano-anong sabihin sa'yo, pag kilala mo ang sarili mo, hindi ka mai-insecure. You will never be bothered by what people will say because you know who you are in the sight of God. In the same manner that Jesus knew who He was. He is from the Father. So who cares about what you say? Amen? He is from the Father. He knew He was from the Father. He knew His real standing before God. So it doesn't bother Him that He is washing other people's feet. He was secure enough that he got down on his knees serving other people. Amen? He does not care about his reputation. He knew he was from the Father. Kaya po ang mga insecure na tao, takot yang gumawa ng mga ganitong bagay eh. Kasi ang iniisip nila, ano ang sasabihin nila? They care about what people say. Kapag ganyan ang buhay mo, miserable kang tao. If you always care what people say, lagi mong iniisip, baka sabihin nila, baka ganyan. Ay naku, kapag ganyan ang buhay mo, you will always be stressed out. Amen? Mapapadali buhay mo. Lagi kang ma-high blood. Kasi lagi mong iniisip yung sinasabi ng ibang tao. Gayahin mo si Jesus. Wala siyang pakialam kung anong isipin ng ibang tao. He's not after title, position, power, and so he's afraid. He's not afraid to do what he's supposed to do. Amen? So the insecure people care about titles, care about positions, care about power and what other people say. But the secure person, siya na merong tiwala sa sarili niya, tiwala sa Diyos, they don't care about power, title, reputation. They care about towel and planggana. Amen? They care about the job. They care about what is to be done. They care to meet the present need. And at the time, what is the present need? A servant who will wash the feet. And nobody is volunteering. That is the sad thing. Amen? Ito yung pinakamasakit dito eh. Walang isa man sa 12 alagad ng Panginoon ang nagboluntaryong gumawa nun. That it took Jesus Himself to do the job. But it's okay. Because if you're a leader, you're not afraid to do anything. And you set by example. You lead by example. Amen. And Jesus Christ was somebody, as I said, somebody who was radical, a trailblazer, a revolutionary. During that time, what he did was a taboo. Ibig sabihin, unacceptable, hindi katanggap-tanggap. Kasi ang katanggap-tanggap, kapag ikaw ang nasa posisyon at nasa pwesto, ikaw ang pinaglilingkuran. Yun ang katanggap-tanggap. Pero siya, binali niya, binasag niya yung kinamulatan. Anong ginawa niya? Siya na nasa posisyon, siya ang naglingkod. He became the servant from being a master, and he did not care. Amen? From the extreme of being a master to becoming a servant, he did not care. Why? Because Jesus Christ is secure of His position. Jesus Christ is secure of His identity. He is secure. He is not insecure. Hello? Pero marami po ngayon, mga leader, insecure. Amen? At kapag insecure ka, ay nako, mapapasama ka. Sapagkat gagawa ka ng mga bagay-bagay na hindi karapat-dapat. Sapagkat dahil sa insecurity mo. Amen? Kapag ikaw ay isang insecure na leader,
tapos meron lang kunyari nakaangat sa'yo o merong gumawa ng posisyon mo, bakit niya ginagawa yun? Dapat ako gumagawa nun na. Dapat hindi siya yun. Ako dapat yun. Amen? Why? Because you are very insecure. Hindi ka sigurado sa posisyon mo. Kala mo inaagawan ka. Para kang bata na inaagawan ng lollipop. You are immature as a leader. And God wants you to mature. You become mature when somebody takes off your lollipop and you don't cry. But if somebody, amen, hiniram lang naman, pahiram lang, isang ano lang, isang patikim lang, amen, hindi ko naman inaagaw, humihingi lang ako konti, nakikitikim lang, amen, pero ayaw mo. Ayaw mo kasi insecure ka, baka hindi mo na ito ibalik eh. Baka ibigay ko sa'yo ito, hindi mo na wala nang balikan. Amen? Pero kapag ikaw, isang totoong leader, just like the Lord Jesus Christ, you know your standing, you know your position, you know your worth and identity, you don't care. Pwede ba ako munang gumawa niyan? Pwede ba ako naman mag-song lead? Pwede ba ako naman tumugtog? Go! Amen? Sapagkat sigurado ka sa estado mo. Amen? Kahit ipapatayuin mo, alam ng Diyos, ikaw talaga. Amen? Kahit na merong mga saling pusa na pumupunta sa eksena, you will never be insecure. Why? Because just like the Lord Jesus Christ, you are secure in your standing in the Lord. Amen? Why? Because being a leader is a calling. It is a calling. It is a calling from God. And so when God calls you, when God gives you that calling, nobody can take that away from you. Sabi nga ng Bible, it is irrevocable. The callings of God, the gifts and the callings of God are irrevocable. Pag sinabi mong irrevocable, kahit na sino pang abogado, kahit na sino pang presidente, kahit na sino pang tao ang umagaw nito, kumuha nito because it is, you know, it is sealed by the Holy Spirit in your life because it is a calling from God the Father. Nobody can grab it from you. Nobody can take it from you. Nobody can rub it away from you. And so you don't have to be insecure. Amen? Pero marami pong mga leader insecure. Amen? Marami pong mga leader insecure. Ang nakakalungkot pa nga, kahit nga hindi sa mundo eh, even in the church, you know, wala dito noon ha, sila lang. Wala dito noon. Kasi dito mga mature at secure ang mga leader. Amen? Kaya kahit ano pong mangyari, wala po ritong bickerings and immaturities because everyone is secure, amen, and willing to take the towel and the basin to be the servant, amen. Hindi po tayo position oriented or title oriented, amen. Hindi po tayo lasing sa kapangyarihan, hindi po tayo nagnanais ng posisyon at titulo, nagnanais lamang po tayong makapaglingkod, amen. Amen. So, between a secure and insecure leader, who are we? Sino tayo? Nawa po ay tayo po yung secure leader kagaya ni Jesus. He knew that he was from the Father, and so no matter what he did not bother. Amen? Hindi po siya nabahala. Hindi po siya nag-alala. Amen? So, yan po ang isang totoong leader. So, motivated by love, secure sa calling niya, at ang pangatlo ay sa verse 4. Ano po ang nangyari sa verse 4? Sabi doon, he got up, took off his clothing, and wrapped a towel around his waist. So, a true leader, just like the Lord, initiates action. Hindi lamang siya nandun sa isang tabi at nanunood lang. Si Jesus, nakita niya yung bickering ng kanyang mga disciples, nagsisisihan, ikaw kasi, bakit wala tayong mga servants na maglilinis? Ikaw naka-assign doon, ganyan and everything. Hindi na yung pinabayaan ni Jesus na tumagal pa. Ano pong ginawa niya? Tinanggal niya yung kanyang Americana, so to speak, at he took the towel and the basin. Towel and basin. Lagi niyo po yung ilalagay sa puso niyo. Illustration ng tuwalya at palanggana. Simbolo ng servanthood. So, a true leader initiates an action and that is what the Lord Jesus did. When he saw the need, he took an action.
He was sensitive enough to know what is happening around. He was observing his disciples and he was sensitive that they are fighting or bickering or blaming each other. And so what did he do? Ginawa ng paraan. He saw the need and he met the need. So when no one else volunteered for the foot washing job, he did. So at this point, this was the moment when Jesus gave us the lesson of true servanthood and true leadership. Leadership is equated to servanthood, equated to humility. He was not bothered by how low he is doing, how low the job that he is doing, because he was humble enough that he was willing to do the sacrifice. Alam niyo po, ganito ang mga totoong leaders. They are groundbreakers, they are trailblazers, and when there is something that is happening, hindi po sila nananatiling walang ginagawa. They initiate action. Amen? Noong tayo po ay binayo ng Ulysses, bagyong Ulysses, ang dami pong naapektuhan sa paligid natin, hindi lamang po tayo nagsabing, ay, kawawa naman sila. Because we could have just done that. But no, we initiated action. Amen? Tayo po ay nag-initiate ng action. Ano pong ginawa natin? Nag-immobilize natin yung resources natin. We started from patak-patak ng ating mga donasyon at ito po ay kumalat na parang apoy na pati mga taga-ibang bansa na hindi natin kilala ay hinipo ng Diyos. It was like a ripple effect. You know, pag ikaw ay nagbato sa tubig, ay nagkaroon po ng ripple effect hanggang sa malayo ang narating. Meron po mga nag-donate na mga nabasa lang tayo sa Twitter sapagkat si Josh ay pinost na yung ating donation drive sa Twitter at meron pong mga hindi naman niya kilala ay nag-donate. Mga euros po yung mga dumating. Amen? At mga taong hindi natin kilala. Why? Because somebody initiated action. Because there was a need. People were crying out for food, for clothes, for bigas. Amen? For water, for medicine. And we took action. This is true leadership. Amen? The Lord Jesus did not take it sitting down. Siya po ang gumawa ng paraan. So the true leaders, just like the Lord, has a heart for service, has a heart for action. Siya po ang gumawa ng paraan. At hindi po siya nag-aantay ng publicity or outward recognition bagkos ito po ay ginawa niya ng kusang loob. Amen? He did not even blame Peter or the disciples. He did not have time to do that. Amen? Hindi na siya nanisi. Ba't kasi kayo, hindi kayo na ganun? No, walang ganun, di ba? Basta ginawa niya, tinanggal na lang niya yung kanya, kinuha niya yung tuwalya at kinuha niya yung planggana. Ganon. Amen? Kasi mauubos pa yung laway mo kapag nagalit ka pa kapag nainis ka pa. Kaya sabi ni Jesus, ako na nga lang gagawa. Pero wag ito maging justification para sa atin na hindi na lang gagawa. Si pastor na lang, si sister na lang, kaya na niya yan. Kaya we get amiss with our responsibilities. Amen? Sinasabi ko po, sa panahong ito, kapag merong urgent need, amen, no time for blaming, no time for discussion, just do the job. Amen? Just initiate action. Alright. So, yon, initiate, a true leader and a true servant initiates action. Now, tuloy po natin. So, he got up from the meal and took off his outer clothing and wrapped a towel around his waist. And after that, he poured water into the basin and he began to wash the disciples' feet, drying them with the towel and then he wrapped around him. Can you imagine, visualize nyo, imagine nyo si Jesus, merong planggana, may tuwalya, at anong ginagawa niya? Hinuhugasan niya yung paa ng kanyang mga alagad. Nung unang panahon siguro, hindi pa uso yung mga islander.
at saka mga sapatos. Amen. Mga sandalyas na gawa sa kamelyo, balat ng kamelyo, ang kanilang mga sandalyas. And it's an open sandals, you know. I saw this when we went to Israel and Jordan. In fact, bumili po ako ng camel's sandalyas para pasalubong po sa mga bata. At open po yung mga sandals nung unang panahon, ganon. So, dahil open, ano po ang may expect nyo? Ano ba yun? Meron pa ba? Ano ba yung tawag ngayon yung mga foot spa? Bago pa may foot spa ngayon, si Jesus Christ nag-foot spa na 2,000 years ago. Siya yung nag-pioneer ng foot spa. At si Jesus Christ, imagine nyo nakaupo siya, fino-foot spa niya yung kanyang mga alagad. Fino-foot spa niya. Kanya pong nililinis yung kanyang mga alagad. At pagdating niya kay Simon Peter, sabi niya, Lord, sabi ni Peter, are you going to wash my feet? Lord naman, wag, nakakahiya naman sa'yo. Ikaw ang master, ikaw ang rabay. Dapat hindi. Dapat hindi. Ano pong sabi ni Jesus? You do not realize now what I am doing. Hindi mo pa mabatid, maintindihan ang ginagawa ko sa'yo. But later, you will understand. Pagkaminsan, pag wala tayo sa spirito at wala sa hulog, hindi natin nauunawaan ng mga bagay-bagay. At ayaw natin gawin o ayaw natin sumabay. Kasi hindi natin nauunawaan. At sa panahong ito, si Pedro, hindi niya maintindihan bakit yung kanilang master ang gumagawa ng trabahong yon. Hindi dapat, ang sinasabi niya. Hindi dapat. Amen? Pagka minsan, marami tayong mga ganong haka-haka. Hindi dapat. Hindi kasi natin nauunawaan eh. Hindi dapat. Amen? So, Peter was struggling. He was struggling to give Jesus his feet. Nakikipaglaban siya sa Lord. Ayaw niyang ibigay yung kanyang mga paa. Amen? He was struggling to let go of Jesus, you know, washing his feet. Why? Because Peter was one of those whose concept of servanthood is para lang doon sa mga bababa ang gumagawa niyan. Dapat yung servant, yung alipin, dapat siyang gumagawa niyan, hindi ikaw, Lord. Amen? Ito yung konsepto ni Pedro, ito yung concept ni Peter. This is his concept of, you know, servanthood and leadership. That, you know, someone of Jesus' caliber and position should not be doing such a thing. That is Peter's mindset. Yun yung kanyang kaisipan. At marami po sa atin ganun. Meron pa rin ganung concept na kapag ikaw ay nasa posisyon, dapat ikaw lang ang pinaglilingkuran. Hindi ikaw ang maglilingkod. Hindi ganun. Walang ganun. Amen? Pero si Jesus, ito yung panahon na binabasag niya at winawasak ang kinamulatan, kinagisnan, at tradisyon. Ang totoong paglilingkod ay yung hindi ikaw ang nasa taas. Yung ikaw ang gumagawa, even the meanest and the lowest of jobs. This is what the Lord wanted to Peter to realize. That's why the Lord is saying, Peter, for now, your mind is closed. You do not understand. But let me do my job. Because one day, you will understand. Isang araw, mauunawaan mo. That, you know, Jesus is setting an example, amen, of true servanthood, of true leadership. The master washing his feet. Something unprecedented. Something that is revolutionary. Something that is radical. And what is that? To be a leader, be a servant first. Kung ikaw gusto mong maging leader, maging servant ka muna. Amen? At nawa po, sa maraming nakikinig, lalo na po na nasa pwesto, we are in position, we have titles, may we be able to realize and grasp the true spirit of leadership is servanthood.
You know, if you are a leader, you are willing to do the meanest of the job, the lowest of the job. Pero ang mundo po ay hindi ngayon. Amen? Kapag ikaw ang leader, dapat ikaw yung pinaglilingkuran. Ikaw yung hinahabol-habol, ikaw yung tinitingala. Amen? Pero si Jesus po, binali po niya yan because he wanted to be an example. And sometimes, ano yung palagay niyo po? Ano po yung iba pang bagay na humahad lang kay Peter para ibigay niya yung kanyang paa sa Panginoon? Sabi niya, no, Peter said, you shall never wash my feet. Sabi ni Peter, no, never. You shall never wash my feet. Sabi po ni Peter. But Jesus answered, unless I wash you, Peter, you have no part in me. Malibang gawin ko ito, Pedro, wala kang bahagi sa akin. Amen? Wala kang bahagi sa akin. So, minsan po sa buhay natin, punong-puno po tayo ng ganun nga, yung mataas na pagtingin sa sarili natin, di ba? We are full of pride. Amen? We lost in pride. At ganun po, sapagkat ang sabi ng Bible, you know, ang puso ng tao, ano yan eh? Deceitful. Deceitful yung puso ng tao. At yung pride po ang humahad lang sa atin. At sa buhay ni Peter, yun po yung humahad lang sa kanya. Amen? You never, never, Lord! Sabi niya ganun. Amen? Proud. Yung pride ang humahad lang sa kanya para iabot niya yung kanyang mga paa. Pero sabi ni Lord sa kanya, Pedro, pag hindi ko to ginawa, wala kang bahagi sa akin. You will never have any part with me. Sa verse 9, then Lord said, Peter, not just my feet, but also my hands, and also my head as well. Lahat na Lord, paliguan mo na ako. Ngayon, nung nalaman niya na kung hindi pala niya ipapahugasan yung paano sa Panginoon, wala siyang bahagi sa Panginoon, ngayon naman, naging greedy siya. From being proud to greedy. Agad-agad. Amen? Sabi niya ganun, Lord, wag lang yung paa ko, Lord. Pati kamay, pati ulo, lahat-lahat na. Hugasan mo na ako. Paliguan mo na ako. So, you know, Peter showed the two extremes. Amen? Yung pong he didn't want to let Jesus wash him. And then suddenly, nag-flip agad siya. Sabi niya, Lord, wash me all over. Paliguan mo ako. But sometimes, greed is okay. As long as, you know, you want more of God. You are greedy for God. Amen? You are greedy for God. Pero kung greedy ka sa pork barrel, greedy ka sa power, greedy ka sa wealth, greedy ka sa kontrata, kasi bilyon yung kontrata ng gobyerno, kaya gusto mo magkaroon ka ng bahagi doon. You are greedy for money. You are greedy for wealth. Kaya ninanakaw mo yung hindi naman para sa'yo. Amen? Yung taxpayers' money, binubulsa mo. Yung para dapat sa road, you know, yung farm to market road, lalo na sa mga rural areas, naku, aprobado na yan. Aprobado na ng konseho. Amen? Ang tagal-tagal na. 10 years after, nasaan yung road? Farm to market road daw yun, ha? Billion ang inilaan ng gobyerno. Lalo na po sa mga region na undeveloped. Sa region namin, very poor and undeveloped nung unang panahon, kaya sineparate nila. Ginawang CAR, Cordillera Administrative Region. At nung naging region kami, separate from Region 2, because we were originally part of Region 2, they separated us because we needed, marami po sa amin indigenous ang mga tao. So, marami po sa amin nakatira sa mga bundok. And they needed farm to market road. So, inihiwalay kami, binigyan kami ng sarili naming rehiyon at kasabay noon, ibinuhos ang bilyong-bilyong salapi. Amen? Umuwi ka sa amin, marami pa rin walang farm to market road. Nasaan yung farm to market road? Farm pa rin ito. Rough road pa rin ito. Putik pa rin ito. Amen? Because they are not putting it in the right places.
greed. Sometimes greed is the root of all evil. Amen? But in this case, I hope that the greed in Peter's heart is not something that is selfish greed, kundi greed that he wanted more of the Lord. Lord, kung itong magiging daan para magkaroon ako ng bahagi sa'yo, then hindi lamang pa ako, Lord. Kamay ko na pati. Ulo ko na pati. Buong katawan ko na, punuin mo ako. Ibig sabihin, gamitin mo ako, Lord. Punuin mo ako. Fill me, fill me, fill me with your presence. Alam niyo po ba kung bakit paalang ang nais ng Panginoon? Paalang yung tradisyon na ano? Kasi bakit ano yung paa? Paa ang ano? Pinakamalinis. Amen? Pinakamalinis bang bahagi ang paa? Hindi. Sa lahat ng parte ng katawan natin, paa ang pinakamadumi. Ito ang nag-gather ng lahat ng dumi. Kung saan-saan ka nakarating, kung saan-saan ka nakarating, you have 10,000 steps in a day, and then you have gathered all the dirt in the world, all the germs in the world, and then you enter your home. Kaya alam niyo po sa Japan, napakaganda yung tradisyon nila eh, na hindi sila nagpapasok ng kanilang mga sapatos at mga tsinelas sa kanilang tahanan, sapagkat tradisyon nila yon. Hindi dahil sa kung ano paman, tradisyon nila yon. Kaya sa kanila, sila yung pinakakonti ng COVID cases. One of the reasons is that they are very clean people. Once they arrive home, dinidisinfect nila yung mga sapatos nila, tapos iniiwan nila. Meron silang sarili. Tapos ang una nilang ginagawa, nagsha-shower sila pagdating sa bahay nila. Kaya yung COVID, nalilinis. Hindi po nag-ano sa kanila, nag-i-spread. Amen? Because they are such a clean people by nature, by character. As a people, they are clean. At ganun po ang rationale behind washing the feet. In the same manner na sa ating mga buhay, nais ang Panginoon na linisin tayo. Nais ang Panginoon na alisin ang lahat ng dumi sa ating buhay. Amen? It is a parallel illustration of what the Lord wants to do in our lives. The Lord Jesus Christ is going up to the Father. His time has come. Babalik na siya sa Ama. At nais niyang ma-accomplish ang dapat niyang i-accomplish pagdating sa kanyang mga alagad. Before he goes to the Father, he wants to cleanse them. He wants to make them worthy. That's why he wants to purify them. And he wants to set that example. Amen? Kaya siya po ang naglinis ng mga paa. At ganun din po sa ating mga buhay. We can never be worthy of the Lord's calling in our lives unless we are clean. And so we should give the Lord, amen, our feet. Not just one, but two. And say, Lord, cleanse me. Linisin mo ako. Ano man ang madumi sa buhay ko, ano man ang hindi karapat-dapat sa buhay ko, linisin mo ako. Kaya si Pedro, nung sinabi ng Panginoon, kung hindi ko gagawin ito, kung hindi kita lilinisin, hindi ka makakapasok ng langit, hindi ka makakagawa ng pinapagawa ko sa iyo, kaya kinakailangan mong gawin ito. Kaya nung na-realize ni Pedro yun, sabi niya, yes, Lord, cleanse me, not only my feet, but also my hands and also my head and everything in me. Amen? Meron po ba tayong dapat ipalinis sa Panginoon? Meron po ba tayong mga paang madumi na dapat nating ipalinis sa Panginoon? Tayo po ba ay nag-i-indulge into immorality? Tayo po ba ay nagpapakasasa sa alak, sugal, babae, sigarilyo, pagsusugal, pagmumura? Ano po ba yung mga dapat linisin sa buhay natin? Amen? We should be willing to give it to the Lord. Amen? At first, hesitant ka. Kagaya ni Pedro. Baka sinasabi mo, Lord, wag. Lord, wag. Gusto mong itago. Gusto mong kunin. Ayaw mong palinis. Pero nawa po ay huwag. Amen? Ngayon na po tayo magpalinis sa Panginoon. Iabot po natin ang dapat linisin. I-surrender po natin. Ialay natin sa Panginoon. Ano man yung ating mga kasalanan, tago man o hihayag. Ito man ay ginagawa natin ng tago o ginagawa ng hayag. Kung merong dapat ayusin sa buhay natin, ayusin po natin. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, wala kang bahagi sa akin, Pedro, kung hindi ko gagawin ito.
Wala tayong bahagi sa Panginoon kung hindi tayo maglilinis. Wala tayong bahagi sa Panginoon kung hindi po tayo magpapalinis. And so if there is anything that needs to be cleansed in our lives, we are indulging in immorality, we are indulging in sin, whatever sin that is. Amen? Lust of the flesh, lust of the eye, pride of life. Whatever it is that we want for the Lord to cleanse in our lives, let us allow Him to. Amen? Ipalinis po natin sa Panginoon. Meron pa tayong pagsisinungaling, meron pa tayong ginagawang kasalanan, o tayo ba ay nabumuhay sa kasalanan? Are we living in sin? Pag dumating ang Lord ngayon, sigurado ka bang mararapture ka? Kapag dumating ang Lord ngayon, sigurado ka bang makakapasok ng langit? O hindi, sapagkat meron kang ginagawang kasalanan o itinatagong kasalanan. Amen? We should, you know, do it now because tomorrow may be too late. The Lord's coming is imminent. In the same manner that at this point in time, Jesus is going back to the Father. Alam ng Lord, babalik na siya sa langit. His time is come sa kanyang buhay dito sa lupa. Kaya naman He has to accomplish everything. Ganun din po sa buhay natin. May sinasabi ang Lord sa atin. May dinideal ang Lord sa atin. Merong mga linilinis ang Lord sa atin. Handa ba tayong ipalinis? Kagaya ni Pedro, nung una ayaw niya. Pero nung huli, sinabi niya, "Yes, Lord, cleanse me. Forgive me. Purify me. Banalin mo ako, linisin mo ako, patawarin mo ako, Panginoon. Buong pagkatao ko, walang maitatago sa'yo." Amen po ba? Amen. And are we going to do that? Gagawin po ba natin yung ginawa ng apostol na ito, na si Pedro, na siya po ay nagpalinis sa Panginoon? Amen? Amen. Ngayon, hindi ko na, bagamat alam ko, pero hindi ko na sasabihin, pero merong mga dinidilang Panginoon. Kinakausap ka ng Lord ngayon. Ikaw na nanonood. Alam mo kung ano yun. Dinidil ng Diyos sa'yo yan. Hindi mo pwedeng itago. Pwede kong sabihin, pero hindi ko na sasabihin kasi ngayon, alam ko na kinoconvict ka na ng Holy Spirit. Amen? Ayaw kitang ipahiya. Ayaw kita, because I can prophesy that you are doing something that is abominable in the sight of God. Pwede kong i-prophesy yun, pero ayoko sapagkat alam ko na kinakausap ka na ng Diyos. At sa oras na to, sa pagkausap sa iyo ng Lord, I pray that the Lord will continue to convict you. And today, you will offer your sin and redeem yourself in the Lord. Amen? So tayo po ay itong araw na to, itong araw ng ating kalayaan, araw ng ating kalinisan at redemption sa Panginoon. Okay, sa verse 12, ituloy po natin. So after Peter, sa verse 12, okay, sa verse 11, "For he knew who was going to betray him." So pati si Judas Iscariot, ha? Nilinis ng Panginoon, hindi niya in-exempt. Kahit na alam niya na pagtataksilan siya nito. And so that's why he said, not everyone was clean. Okay, so sabi niya, not everyone was clean. Na-clean na niya lahat, pero sabi niya, not everyone was clean. Kasi alam ng Lord na si Judas, kahit nilinis na siya, ay ano, ayaw niya talagang isuko. Ayaw niya talagang isuko. Kahit na dinideal na siya ng Lord, ang tigas talaga ng puso ni Judas. Kaya alam ng Lord, he was not clean. Kahit na dumaan siya sa prosesong yon, na siya po ay nalinis na sa paghuhugas, the washing of the disciples' feet. He went through that, but still, the Lord said, not everyone was clean. Because Judas, kahit na nag-undergo siya ng ceremony, his heart was not willing to give up his sin. Ano po yung sin ni Judas? Greed. Greed for money. Ipinagkanulo niya at binenta si Jesus sa 30 pirasong pilak. Minahal niya ang pera higit sa kanyang master, sa Panginoon. At marami pong ganun, kagaya ni Judas. Sa panahon ngayon, ipinagpapalit si Jesus sa pera. Amen? Dati naglilingkod ng marubdob, maalab sa Panginoon. Nung siya ay binuhusan ng pagpapala, kinalimutan na ang Diyos. Amen? Nagpatuloy ng nagpakayaman.
Kaya kahit na yung kanyang responsibility at yung kanyang ministry ay iniwanan. Dahil meron na siyang milyon, gusto pa niya bilyon. Hindi siya kontento sa milyon, gusto pa niya magkaroon ng bilyon. Gusto pa niya magkaroon ng trilyon. Pero hindi po yun ang kalooban ng Panginoon. Amen? Amen. Verse 12. When he had finished washing their feet, he put on his clothes and returned to his place. Do you understand what I have done for you? Pagkatapos gawin ng Panginoon, tinanong niya yung kanyang mga alagad, naunawaan niyo ba ang ginawa ko sa inyo? Magkaminsan, we go through the process, we go through the system, and we don't even realize what we are doing. Hindi natin alam kung ano yung nangyayari. Amen? Pero sabi ng Lord, one day, you do not understand now, but one day you will understand. Amen? So, kuminsan, kahit na hindi mo nauunawaan, sige lang. Ang dealing ng Lord, magkaminsan masakit. Hindi ba pag ikaw ay pinufoots pa, binababad ka, it goes through a process, di ba? Binababad ka muna. Nilalagyan ng ano yun? Nilalagyan ng chemical. Papag medyo may sugat-sugat yung ano mo, ang hapdi, di ba? Masakit. Kasi yung chemical nagre-react sa paa mo. At sa pagkakataong ito at sa oras na to, si Jesus Christ ay kinukuskus niya yung mga paa ng kanyang mga alagad. Amen? Pag kinukuskus yung paa mo, maaring masakit, maaring nakikiliti ka, pero hindi mo pwedeng i-atras, di ba? Kinakailangan lang, tiisin mo. Amen? Tiisin mo kasi kinakailangan malinis ka. Pag nagpa-foods pa ka, ay sayang naman, 350 rin yun. Kinakailangan tiisin mo kahit na anong gawin dun sa paa mo. Amen? Pero di ba pagkatapos kang ma-foods pa, pag nakita mo yung tubig, ang daming, ano, ang tawag dun? Kalyo? Ang daming dumi? Very relaxing at saka satisfying yung experience, di ba? Kasi alam mo, you feel so good. You feel so relaxed. You feel so clean. It's worth it anyway. Amen? Worth it naman pala. Yung binayad mo, yung pinagdaanan mo, sapagkat sa huli, nakita mo, ang daming natanggal sa'yo. Kalyado na yung paa mo. Nalinis. Ang sarap ng pakiramdam. Amen? Kaya maraming tao na-obsess sa foot spa eh. Amen? Pahalos linggo-linggo, pumupunta sila doon. Kasi totoo nga naman, very relaxing. Hindi po ako mahilig sa mga ganito, pero yung mga anak ko, inintroduce ako eh. Pero masarap nga ang pakiramdam. It is so refreshing, it is so relaxing, you feel so good. You feel so clean. In the same way, when we allow the Lord, the Holy Spirit, to cleanse us, to purify us, to take away all the dirt in our lives, sometimes, the process is painful. Amen? Masakit yung proseso. Matagal, mahal, it takes time, effort, but in the end, it is very satisfying. It is all worth it. Amen? It's worth the pain. Ganun din po sa buhay natin. Yung ating mga ginagawa or iniisip or sinasabi kapag dinideal tayo sa una, parang ano ba naman yan? Ba't ba naman ako pinapakialaman? Why do they have to bother me? Pakialam nila sa buhay ko itong gusto kong gawin eh. Amen? Pero meron pong mga totoong lingkod ng Diyos na nagsasabi sa ating isuko mo na yan, kasalanan yan. Bakit? Hindi dahil galit sila sa atin. Kundi kagaya ni Jesus, mahal tayo ng Panginoon. Amen? Mahal tayo ng mga lingkod ng Diyos, kaya ayaw nila tayong manatili sa kasalanan. Ayaw nila tayong manatili sa ating mga karumihan. At kaya po, nais ng Panginoon, tayo po ay lumaya at maging malinis. Amen? Amen po ba? Amen. Meron po ba tayong dapat ipalinis sa Panginoon? Gusto po ba natin magpa-foot spa sa Lord? Kailan ka huling nagpa-foot spa sa Lord? Kailan ka huling nagpalinis sa Lord? Amen. Kumusta naman yung ating mga paa? Malinis po ba? Sa dami ng pinuntahan natin, naglagalag tayo. Marahil naglagalag tayo ng matagal na panahon, and we have taken so many steps in our lives that we need urgent foot spa. We need urgent cleansing.
We need urgent cleaning. Amen. We need urgent washing. Hello. Willing po ba tayong magpahugas? Willing po ba tayong magpahugas sa Panginoon? Amen. Gustong-gusto dapat natin na magpahugas sa Panginoon. Sapagkat kapag hindi po natin ito ginawa, wala po tayong bahagi sa Panginoon. Do you understand what I have done for you? The Lord asked. Naunawaan mo ba ang ginawa ko sa iyo? The Lord wanted to teach us a lesson, and so He did this action. He wanted the disciples to know that just as the Master washed their feet, they should also do the same. Amen? Yan po ang sinabi ng Panginoon sa mga alagad. Sa verse 13, "You call me teacher, and rightly so I am. Now that I, the Lord, your teacher, have washed your feet, you should also wash one another's feet." Amen? Pagkatapos ipakita ni Lord yung example, binigay na niya ang command. Ano sabi niya? Kung paanong hinugasan ko ang mga paa niyo, maghugasan kayo ng mga paa. Wash each other's feet. Nagtataka ka kung bakit hindi mawala-wala si sister sa tabi mo. Ang kulit. Walang ginawa kundi kulitin ka, paalalahanan ka, naiinis ka na. Because He is washing you. She is washing you. Minsan nakukulitan tayo sa mga tao sa paligid natin, sa nanay natin, sa tatay natin, walang tigil na tayo'y kinukulit. Sapagkat gusto ng nanay mo na ikaw ay mahugasan, kagaya ng ginawa ng Panginoon sa mga alagad. Ayaw niyang manatili ka sa kasalanan. He wants you to be set free. He wants you to be washed. Amen? He is washing your feet. She is washing your feet. Amen? Because that is what the Lord commanded. Amen? And the Lord is using people to wash us, to wash our feet. You may never realize it. But He is using pastor, He is using sisters and brothers and the brethren to wash our feet. Amen? Amen. Ginagamit ng Lord ang asawa mo para hugasan ang mga paa mo. Ginagamit ng Lord si nanay, si tatay, si kuya, si ate para hugasan ang ating mga paa. Sapagkat ito po ang utos ng Panginoon. Just as I have washed you, you should also wash one another's feet. Amen? So it is our duty, it is our responsibility. We should not be like, you know, other people na oblivious, wala silang pakialam. Gumagawa ng kasalanan, you know, nananahimik ka. Kapag ikaw ay na agitate because somebody is doing wrong and you cannot, you know, help yourself but, you know, speak out, then you are doing the command of the Lord. You are washing one another's feet. Amen? You do not keep quiet. You talk. You say something. Kagaya ni Jesus, there is a need. He met it. Merong pangangailangan, tinugunan niya. Pag may pangangailangan, tutugunan mo. Hindi ka mananahimik. Amen? You will make yourself an instrument for the washing of feet. What is the washing of feet? It is a symbol for cleansing, purifying. And nobody can enter the kingdom of God unless he is cleansed and purified. Because the Bible says, "Be ye holy, for I am holy." That's why every day the Lord is washing us, cleansing us. The process might be painful, the process might be difficult, long, hard, but it's okay. Because in the end, it is for our good. Amen? Tayo po ay nililinis ng Panginoon upang tayo maging karapat-dapat na pumasok sa kanyang kaharian. Amen? Sa verse 15, the Lord is saying, "I have set you an example, do as I have done for you." Amen? Do as I have done for you. Jesus said in 16, "I tell you the truth, no servant is greater than his master, nor a messenger greater than the one who sent him. Now that you know these things, you will be blessed if you do them." Amen. Yun po yung pinakamaganda doon. Inending ng Panginoon sa blessing. Kapag inalaw daw po natin ang sarili natin na
hugasan, linisin sa ating mga kasalanan, sa ating mga kakulangan, o sa ating mga kalabisan. If we allow ourselves to be washed of our sins, of our iniquities, of our abominable things that we are doing against the Lord, we will be blessed. Amen? So there is no blessing if there is no cleansing. There is no blessing if there is no purifying. There is no blessing if there is no washing. Bakit puro ganito ang tinuturo ng Lord sa atin? Kasi malapit na po siyang dumating. At ang requirement para tayo pumasok sa langit ay hindi yung marami tayong nagawa, marami tayong naibigay, marami tayong sakripisyong nagawa. It is not. It is our character, our yung tayo mismo ang tinitingnan ng Lord. Hindi yung ating mga mega churches, hindi yung mga ating naipundar, hindi yung ating mga na-achieve, hindi yung ating mga qualifications and credentials. It is us. You know what is in this heart? Amen. Meron bang kasalanan dyan? Meron bang kasinungalingan dyan? Meron bang pride, anger, bitterness, hatred? Meron ba dyang sama ng loob, hinanakit? Anong meron dyan that needs washing, that needs cleansing? Whatever it is, surrender it now. Because the Lord said, Peter, unless you do that, you will have no part of me. You will not have part with me. Amen? So, the Lord wants us to come clean before Him. Amen? Tayo po ay i-confront po natin ang ating mga buhay at tayo po ay magsuko at sabihin po natin sa Panginoon, yes, Lord, cleanse me. Amen? And when we do that, the Bible says in verse 17, you will be blessed. Do you want to be blessed? Ako, I want to be blessed. Amen? Sino ba ang gusto ng curse? Sino ba ang gusto ng judgment? Ayaw natin yun, di ba? Gusto po natin, we are blessed. Because that is what the Lord wants us to experience, to be blessed. But we cannot be blessed unless we wash our feet. Just like the disciples. They cannot be used by God unless they are purified, they are washed. And it is the Master Himself who will cleanse them, who will wash them. And so it is in our lives. Whatever it is that we need the Lord to cleanse in our lives, let it be that today be that day. Kung meron tayong dapat ayusin, kung meron tayong dapat isuko, kung meron tayong dapat pahugasan sa Panginoon, sa ating mga buhay, ngayon na po natin gawin. Ituwid natin ang buhay natin. Ilinis natin ang buhay natin. Ito po ang nais ng Panginoon na mensaheng maramdaman natin. At pag ginawa natin iyon, tayo po ay mapapagpala. We will be blessed. Amen? So, whether you are the disciple who wants the Lord to be cleansed, kung tayo po yung mga disciple na merong lilinisin, magpalinis tayo ngayon. Kung tayo naman yung master, na hirap tayong bumaba at mag-humble, hirap na hirap tayong maging servant because we are full of pride and greed and, you know, lust for power and wealth. Let it be that we learn the lesson of Jesus Christ because true leadership is servanthood. Ang totoong leader na believe ako ay yung kagaya ni Jesus na walang pakialam kung iiwanan niya ang titulo niya at pwesto, magawa lamang ang kalooban ng Ama sa langit. Nang oras na to, kailangan niyang gawin yun sapagkat iiwanan na niya ang mga alagad. At ang gagawin niya ay linisin ang mga paa ng mga alagad. At si Jesus, hindi siya maarteng leader, hindi siya maarteng master. Hindi niya sinabing, hindi ako bagay dyan. Ano ako, spiritual director ako. Bishop ako. Ako ang pinakamataas sa church. Kailangan, hindi ako gumagawa niyan. Dapat may gagawa niyan. Hello? Hello, Bishop? Kung ikaw ay nasa taas, mas malaki ang responsibilidad na hinahanap sa'yo at ina-expect sa'yo. And one of those is humility. Humility is very difficult to learn. But the Lord Jesus Christ set the perfect example for humility. At sa oras na to, nakakalungkot sapagkat kahit sa church ay hindi po nare-realize itong true servanthood. Sila na nasa pwesto, sila na nasa taas, ay sila po yung
hindi nagiging halimbawa ng true servanthood and humility because their concept is just like Peter. Hindi dapat. Kasi ano yan eh, pinakamataas yan. Dapat doon lang siya sa taas, hindi siya bababa. Amen? Kinakailangan nandun lang siya sa limousine niya o nandun lang siya sa jet niya. Kinakailangan nandun lang siya sa aeroplano niya. Amen? Hindi siya dapat gumawa ng mga bagay na mababa sa paningin ng tao. But today, God is revolutionizing our concept, our thoughts, our mindset. Amen? Let us change our mindset. Let us break them down. And let us, you know, embrace the servanthood of the Lord Jesus Christ. You might be the leader of your church. You might have the highest position in the government. But as a leader and as a somebody who has the highest title, you are expected to be a servant. In the Bible, true leadership is servanthood. True leadership is humility. The Lord Jesus Christ said, "You will not understand this for now, but someday you will. And if you do this, you will be blessed." Amen? Gusto ba nating mapagpala? Gusto ba nating magpahugas sa Panginoon? Meron bang uhugasan? Ay kung wala, praise God, kung wala nang uhugasan. Amen? Pero kung wala, kung merong uhugasan, kung meron tayong ipahuhugas sa Panginoon, kaya mo bang iabot ang paa mo? Hindi kagaya ni Pedro na, "Lord, wag, hindi bagay sa'yo." Pero hindi, walang ibang maghuhugas sa atin, si Jesus lang. Walang ibang maglilinis sa atin, si Jesus lang. Kaya wag nating isipin na nakakahiya. Wag nating isipin na hindi pwede. Amen? Dapat, kagaya ni Pedro, nung huli sabi niya, "Yes, Lord, cleanse me. Not only my feet, but also my hands, also my head, my whole being." Sometimes greed is good when you are greedy for God, when you are greedy for the presence of God, when you are greedy for the holiness of God. And if we do that, the Bible says, we will be blessed. Why do we need to be a servant just like Christ? Because there is blessing in the end. True servants will be blessed. Amen. Tayong mga totoong servant ng Panginoon, tayo po ang mapapagpala. Amen. Tayo po ang mapapagpala. Maaring ngayon, hindi mo pa nararanasan, pero pangako ng Diyos yan, hindi pwedeng magkabula. Amen. So, mapapagpala ka isang araw. Ngayon, ginagawa mo, amen, yung mga bagay na sa tingin ng tao at ng iba ay mababa. Mababa lang sa tingin ng iba. Pero sa tingin ng Diyos, ikaw ang pinakamataas. Ikaw ang pinakabadakila. Because whoever wants to be great should be a servant first. Amen? Amen. Tayo pong lahat ay yumuko. Hallelujah. Yes, Lord, make us a servant, O God. Humble and meek. Lord, it is difficult, it is hard because naturally, man is full of pride. Man is greedy for power, for wealth. Man loves to indulge in sin. And it is difficult to realize to be a servant. But Lord Jesus, you have set the example, O God, of true servanthood and humility. Ginawa mo yun, Panginoon. Hindi mo inalintan ang sasabihin ng iba. Hinubad mo ang iyong outer garment at ibinalabal mo ang tuwalya sa iyo at kinuha mo ang palanggana, pinuno ng tubig, at hinugasan ang bawat paa ng iyong mga alagad. Sino kami para hindi gawin ito? Sino kami, Panginoon? We are nothing. Pero kami, Panginoon, ay full of pride. Masyadong mataas ang tingin namin sa sarili namin. Masyadong mataas ang tingin namin kasi kami ang tagapanguna ng pinakamalaking iglesia. Masyadong mataas ang tingin namin sa sarili namin kasi kami ang pinakamayamang iglesia. Masyadong mataas ang tingin namin sa sarili namin kasi marami kaming kotse, marami kaming television
programs and radio programs. Marami kaming tupa, malaki ang aming iglesia. And it is so difficult for us to be a servant. But Lord, you have taught us by example. You humbled yourself. You washed the disciples' feet. And who are we not to follow the same? Who are we not to do the same? Make me a servant today. Let the Lord work in your heart. Make me a servant, humble and meek. Lord, let those who are weak, sila na mga mahihina, itaas mo, palakasin mo, huwag mong apakan, huwag mong siraan, huwag mong ibagsak. That is true servanthood. That is true leadership. Make me a servant. Make me a servant, Lord. Make me a servant today. Pastor, apostol, evangelista, teacher, propeta, ano man ang pwesto mo, bishop, spiritual director, can you be a servant just like the example of Jesus? Will you lift up the weak? Will you not lose in your power, in your wealth, in your grandeur? But just like the Lord, you will take up the towel and the basin. And when you are needed to do the mean job, you are willing to do. Hugasan mo ang paa ng iyong mga alagad. Linisin mo sila, ayusin mo sila, tulungan mo sila. Mahalin mo sila. Ito ang naging motivation ng Panginoon kung bakit niya ginawa ito. He loved them. He loved the apostles. He loved his disciples, even Judas Iscariot, who is not worthy to be loved. But just the same, he loved him. Minahal niya kahit si Judas na hindi karapat-dapat mahalin. Pastor, lingkod ng Diyos, kaya mo bang mahalin ang mga tupa mo na hindi karapat-dapat mahalin? O itatakwil mo sila? Kasi hindi sila karapat-dapat. Si Jesus, minahal niya kahit hindi karapat-dapat. Ito ang totoong leader, ito ang totoong pastor, apostol, lingkod ng Diyos. Minamahal kahit hindi karapat-dapat. Nililinis, tinutulungang ayusin ang kanilang mga buhay. Si Jesus, alam niyang dumating na ang panahon niya, aakyat na siya sa Ama. At bago niya iniwan ang mga alagad, inayos niya sila. Nilinis niya, hinugasan niya ang kanilang mga paa. Ang paglilinis na ito ay pag-aayos. If you struggle to be a servant, if you struggle to be humble, ask the grace of the Lord to be poured out into your heart, that you will be like the Lord Jesus Christ. An example of true servanthood and humility. Loving the unlovable. Understanding the difficult people. Washing them. Cleansing them. Even though they are not worthy. Jesus Christ was motivated by love. Not by power. Not by wealth. And so if you are in the ministry, kung ikaw ay nasa ministeryo at mali ang motive mo, mali ang layunin mo, magsisi ka, repent, and go back to the example of Jesus in the washing of the disciples' feet.
kurabakandarabakan. Yes, ikaw, alam mo kung sino ka, kilala mo ang sarili mo. You struggle with pride. You struggle with love of money. You struggle with power. Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. That is not true servanthood. That is not what the Lord Jesus Christ wants to teach us. Because true leadership and true servanthood is being able to step down and wrap your hands and wrap yourself with towel and basin. Kumuha ka ng tuwalya at palanggana at gawin mo ang dapat. The Lord is not looking for apostles or evangelists or teachers or prophets or leaders. The Lord is looking for servants. Because the Lord says, whoever wants to be great should be a servant first. Pero ngayon ang daming naguunahan. Naguunahan sa pwesto. Naguunahan sa titulo. The church is so corrupted by the ways of this world, na ginagaya natin ang sistema ng mundo, na ang church ay nakabase sa titulo, sa posisyon, sa kapangyarihan. Nakalimutan ang tama at totoo, the basic and the most basic of all, and that is servanthood, just like the Lord Jesus Christ did. And the Lord will shake the church. The Lord will let the church go back to the basic, and that is true servanthood. Pastors who are willing to take up the basin and the towel. Evangelists, pastors, prophets, apostles, na willing na kunin ang tuwalya at ang palanggana at maghugas ng mga paa, maduduming paa. Hindi susukuan ng mga maduduming pa, patuloy na lilinisin, aayusin, sapagkat ito ang nararapat. Oh God, yes Lord, kahabagan mo ang iyong iglesia, Panginoon. Have mercy on your church, which was corrupted by the ways of this world, because this church has become greedy for money. The church has become greedy for power and position and title, that they have forgotten the example of true leadership and servanthood in the Lord Jesus Christ when He washed the disciples' feet. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be make me a servant, Lord. Not make me a pastor. Make me an apostle. Make me a teacher. Make me an evangelist. Make me a prophet. No, it's make me a servant, Lord. Willing to go to the weak and lift them up. Willing to minister out of love, motivated by love, not by position, power, title, or money. Yes, oh God, have mercy on your church. Have mercy on the leaders of the church. Let us go back to the basic and learn true servanthood. Thank you.
Yes. And the Lord is saying, the time has come when I will shake the church and remove what needs to be removed. Shake what needs to be shaken. The ways and the systems of the corrupted world, I will take it away from the church, saith God. And I will let the church go back to the truth of true servanthood. No title, no more title, no more greed for wealth, power, and position. Hindi ang sukatan ng leadership ay ang nagawa mo, kundi ang pagkatao mo. Kurabashikita ka. Yes, O Lord God. Thank you, Jesus. A pastor who is a servant, an evangelist who is a servant, an apostle who is a servant, a prophet who is a servant, a bishop and spiritual director who is a servant, a teacher who is a servant. Korabashaka. Yes, Lord, let it be, O God, in the name of Jesus. Those who are weak and made a prayer of my heart always be, yes, O God, make me a servant, make me a servant. Lord, make me. Yes, you will be a servant of the Lord who will go out and wash many disciples' feet. Ipapadala ka ng Panginoon para linisin ang buhay ng marami, pagpalain ang buhay ng marami, pagministeryohan ang buhay ng marami. Huwag mong tingnan kung sino ka at ano ka. Tingnan mo na tinatawag ka at kinahabagan ng Diyos. And that calling is for you. Kurabashakataka. Receive in the name of Jesus. I will use you, saith the Lord. I will use you, saith God. Gagamitin kita. Pagmiministeryo ka, ang sabi ng Panginoon, sapagkat tinawag kita, ang sabi ng Diyos. At ibibigay ko sa iyo ang puso ko. Ibibigay ko sa iyo ang kabigatan ko. Ibibigay ko sa iyo ang tawag ko, ang sabi ng Diyos. At ako ang tutulong sa iyo, ang sabi ng Panginoon. Tanggapin mo ang tawag na ito. Yes, O God. Yes, Lord, in the name of Jesus Christ. And this is now the time that God is calling servants in His kingdom. God is calling servants in His kingdom. Not titles, not positions, servants. Kurabashikitaka. Yes, what happens in the spiritual happens in the natural. And even in the government, even in politics, the Lord is raising up servants who will lift up the weak. Panahon nyo na, mga corrupt na mga government official. Ibabagsak kayo ng Diyos. Ito ang sabi ng Panginoon. Kayong mga bansa na inaapi nyo ang mga hindi dapat inaapi. Kayong mga tao na nasa posisyon at pwesto na inaapi nyo ang mga maliliit. Ito na ang inyong katapusan, ang sabi ng Panginoon. Sapagkat kayo'y ibabagsak ng Diyos. The judgment of God has come upon you because you have abused the weak. You have not been a servant to them. You have been given position and title, but you have abused them, saith God. And so I'm putting a stop
on all your abuses and corruption, saith the Lord. And I will remove you, and I will break you, saith the Lord. For I am cleansing, saith the Lord. I am cleansing and purifying my church, my nation, and the nations of the world. Oh, yes, oh God. And after cleansing those who are in the higher position, if you are somebody who is in a relatively quote-unquote low position, gusto mo bang magpahugas ng paa sa Panginoon? Na ang ibig sabihin, gusto mo bang magsuko ng buhay? Gusto mo na bang isuko ang iyong kasalanan? Gusto mo na bang isuko ang iyong karumihan? Ang mga maduduming paa ay walang bahagi sa kalangitan. Kaya naman ito'y nais ng Panginoon na linisin. Ano man ang kasalanan, ano man ang karumihan na dapat mong isuko at ipalinis sa Diyos, ngayon na ang sabi ng Panginoon. Come on, talk to God. Surrender your sin, immorality, lying, great anger and hatred in your heart, jealousy, insecurity, unforgiveness, whatever it is, pride, unbelief, unfaithfulness, immorality, adultery, concubinage, whatever it is that you are indulging in, homosexuality, lesbianism, idolatry, fanaticism, religiosity. Surrender it to God. Let Him cleanse you. Say, Jesus, forgive me. Cleanse me from all my dirt, from all my iniquity, from all my sins, from all my shortcomings, from all my unbelief. Forgive me for all the things that I have done, I have said, I have thought of against you. Cleanse me. Wash me by the blood of the Lamb and make me worthy. Oh, Rabashakataka. Whatever it is that you have confessed upon God, unto God right now, the Lord is saying, my son, my daughter, I am cleansing you. I am washing you. I am forgiving you. Receive the grace of God. Receive the forgiveness of God. Receive the presence of God. Receive the Spirit of God. Oh, yes, Lord. Yes, oh God, move. Sa sino man na nakikinig, nanonood ngayon, ito ang sabi ng Panginoon, pinapatawad ka niya, kinahabagan ka niya, kinaawaan ka niya, at ngayon ay nilinis ka niya. At ang iyong pangalan ay inilista niya sa aklat ng buhay sa kalangitan. Ikaw ay tumanggap ng kaligtasan, kapatawaran. Ikaw ay binalik ng Diyos sa iyong unang pag-ibig. God has restored you today, has cleansed you, and make you worthy in His presence. Oh, hallelujah. At pagkatapos na tayo ilinisin ng Panginoon, nakahanda siyang pagpalain tayo. Kaya naman humanda ka, sapagkat sa oras na ito'y ang pangako ng Diyos. Kapag ito'y inyong sinunod at ginawa, ang sabi ng Panginoon, you will be blessed. Do you want to be blessed? What do you need from God? Do you need healing? Do you need miracles? Do you need breakthrough? Do you need revival? Do you need miracles of cleansing from your physical body? Ano man ang sakit karamdaman sa oras na ito'y handang magpagaling ang Panginoon. Kaya naman humanda kang tanggapin ang himala ng pagpapala sa iyong katawan. Ang Diyos ay nagpapagaling ngayon ng sakit sa mata. Nanlalabo ang iyong mga mata, hindi mo malaman. Marahil ito ay dahil sa diabetes or whatever. But whatever eye disease that is right now, God is just touching it. Receive your healing from God in the name of Jesus Christ. Inaayos ng Diyos ang bulok na atay.
Your liver is so emaciated. Your liver is so defective. Your liver is so destroyed and broken. And the Lord is just giving you a brand new liver. Receive in the name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Kahit na ang kidney na ito ay sabi ng doktor, kidney failure na, ay nire-restore ng Diyos. Binibigyan ka ng Diyos ng bagong kidney. Tanggapin mo sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, nagpapagaling ang Diyos ng arthritis. Nagpapagaling ang Diyos ng high blood, hypertension. Nagpapagaling ang Diyos ng sakit sa baga, tuberculosis. In the name of Jesus, receive! In the name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Even colon cancer, the Lord is just touching you right now. He is making your stomach whole. Kurabashakataka! Receive your miracle from colon cancer. Yes, I receive it. Sabihin mo sa Panginoon at pasalamatan mo siya. Yes, napakalakas ng sinasabi ng Panginoon ngayon. Nagpapagaling siya ng colon cancer. Ikaw na ngayon, tanggapin mo ang himala at kagalingan sa pangalan ni Jesus. My healer. Yes, hallelujah. You are the God that healed me. Maring hindi ko nabanggit kung ano ang iyong sakit karamdaman, pero nakikita ka ng Diyos, naririnig ka ng Diyos, at nakahanda siyang tugunin ano man ang iyong sakit karamdaman at ikaw ay pagalingin. Receive in the name of Jesus. Receive your healing. Receive your miracle. Wherever you are, in whichever part of the world you are, receive your healing. You are the God that healed me. Believe and receive, saith the Lord. My healer, you sent your word, O God, and healed us. And so thank you. Bless you. Yes. Ang sabi ng doktor sa'yo, meron kang ugat sa iyong ulo na nagbara at kinakailangan kang operahan. Sa oras na ito'y tinutunaw ng Diyos ang nagbara sa iyong utak at ito'y binabalik niya sa normal. Tanggapin mo ang himala ng kagalingan sa pangalan ni Jesus. Ang sabi ng doktor ay meron kang bukol sa iyong matres at ito'y kailangang operahan sapagkat ito ay myoma at ikaw ay dinudugo ng walang tigil. Ito ang sabi sa iyo ng Panginoon, tinunaw ng Diyos ang myoma sa oras na to at hindi ka naooperahan. Tanggapin mo ang himala at kagalingan. Maring hindi ikaw ang may sakit karamdaman, ngunit ito ay iyong mahal sa buhay. You be a representative and receive the healing for your brethren, for your loved one, sa iyong minamahal. Para sa iyong ama, ina, anak, kapatid, anuman ang kanyang relasyon sa iyo. Kung ito ay nagrerema sa iyo, tanggapin mo ang himala at kagalingan. Sabihin mo, thank you Lord sa kagalingan ng aking apo. Thank you Lord sa kagalingan ng aking asawa, ng aking kapatid, ng aking anak. Yes, O Lord God, you are the God. You are the God. Declare it. Declare what you believe and believe what you declare. My healer. Thank you, Jesus. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord. Sa oras na to ay nagpagaling ang Panginoon, nagpalaya ang Panginoon, nagligtas ang Panginoon, gumawa ng dakilang bagay. Words are not enough to praise God, to glorify Him, to honor Him, because He is great. Because He is merciful, because He is glorious and worthy of our gratitude and praise. At sa oras na ito, magpasalamat ka lang sa Diyos.
sapagkat gumawa siya ng isang mainam at mabuting bagay sa iyong buhay at sa buhay ng maraming taong malapit sa iyo. Pasalamatan mo ang Diyos sa himala, kagalingan, pagpapala, kaligtasan. At sa oras na ito'y nagtayo ang Diyos ng mga tunay na lingkod, true servants of the Lord in His kingdom. Thank you, Lord. Seal that with your precious blood. And nobody can take it away, O God, in your kingdom. To your name be the glory, now and forever. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Isa nga pong malakas na palakpak para sa ating Panginoong Diyos na buhay. Yan. Tunay nga po, tayo ay napagpala sa ating mga napakinggan at ipasok po natin to sa ating mga puso at isipan at maging gabay natin sa pang-araw-araw. At ngayon po, makipagbukas po tayong lahat sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Yun. Ang unang nagmahal sa atin ay, sino po? Ang Panginoon. Kaya, binigay niya ang kanyang nag-iisang anak para tayo ay maligtas. So, ang mundo ngayon ay nagdiriwang ng araw ng mga puso. Pero, tayong totoong mga Kristiyano, araw-araw, araw ng mga puso. So, ang pag-ibig ng Panginoon sa atin ay araw-araw, oras-oras, minuminuto, minamahal niya tayo. Kaya bilang pagbabalik ng pagmamahal sa Panginoon, kailangan po natin ipakita, ipadama, at ibigay kung anong meron tayo. Yung kaya natin ibigay para sa Panginoon. Amen po ba? Kalabitin nyo nga po yung katabi nyo. Sabihin mo, tanungin mo, ano ba yung pinabibigay ni Lord sa'yo? Diba? Sabi po sa mga nakaraang turo ni Mama Ging, there is a blessing in obeying Christ. So ano po ba yung pinabibigay ng Panginoon sa atin? Kailangan po natin ibigay yan. Ano ba yan? Love gift? First fruit? Sacrificial giving? Yung tithes and offering? Kailangan po ibigay natin yan sa Panginoon. Pagpapakita po yan ang pagmamahal natin sa Panginoon. Tama ba? Mahal mo ba ang Panginoon? So, paano mo maipapakita ang pagmamahal natin sa Panginoon? Diba, pag ikaw nagmamahal sa tao, ibibigay mo lahat? Diba? Si Judas nga eh, kanina sa turo, binigay na lahat sa kanya ng Panginoon. Pero, anong nangyari? Naging tapat ba siya? No. So, kung ikaw nagmamahal ka sa mahal mo sa buhay, higit sa lahat, mas magmahal tayo sa Panginoon. Amen? Sabi nga, ibigay mo ng pagmamahal kay Judas, pero Judasin ka pa rin. So, sino ba yung Judas sa buhay mo? Amen? Pero kapag ang Panginoon ang minahal mo, never kang mabibigo. Amen? Walang mahirap sa ating Panginoon. Kaya niyang ibigay ang lahat ng naisin ng ating, lahat ng ating naisin, kaya niyang ibigay. Loving God is obeying God. So kapag mahal natin ang Panginoon, susundin natin siya. At merong pagpapala sa pagsunod natin sa Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, ibigay po natin ang para sa Panginoon. Ang first fruit po natin, wala pong panahon sa akin, para sa akin po wala pong panahon. Basta't handa tayo magbigay ng ating unang bunga, pwede po natin ibigay yan. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, ibigay mo na. Ibigay mo na yan. Huwag ka na mag-alinlangan. Huwag ka nang magdalawang isip. Dahil pag binigay mo yan, ang susi niyan ay pagpapala. Amen po ba? Kaya po sa lahat ng nanonood, nakikinig, huwag po kayong mahiya. PM lang po kayo kung gusto niyo pong magbigay at alam po namin na gusto niyo pong magbigay. Magkaloob. Dahil hindi po kayo
nabibigo sa panonood at sa pakikinig ng mga mensaheng magaganda na tunay nga po ay galing sa pinakapuso ng ating Panginoon. Kaya po, magbigay po tayo. Panalangin po natin ang ating mga pinagkaloob. Hallelujah, Jesus. Lord, marami pong salamat, O God. Sa araw na to, O Lord, alam po namin, O God, na tinuturing po namin, O God, na isang pribilehiyo, O God, ang makapagbigay, Panginoon, sa iyong gawain, O God. Dahil alam po namin, O God, na mahal ka namin, Panginoon, at ito'y isang paraan, Panginoon, upang ipakita ang aming pagmamahal sa inyo. Sundin, Panginoon, ang iyong mga pinapagawa sa amin, O God. Hallelujah, Jesus. Alam po namin na hindi mahirap, O God. Pero kung tunay po kami nagmamahal sa inyo, kaya po namin ibigay ang lahat ng sa amin, O God, para po sa inyong kaluwalhatian. At alam po namin, O God, na ibabalik niyo po ito ng siksik liglig at umaapaw, Panginoon, at di namin inaasahan. Hallelujah, Jesus. Kaya tunay, Panginoon, kayo pong magpapala sa aming mga trabaho, negosyo, pag-aaral, at anumang pinagkukunan, Panginoon, ng pagpapala, Panginoon. Tunay, Panginoon, na sa iyo lamang namin binabalik ang lahat po ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, nakapagbigay na po ba tayo? Amen. So, tayo po ay dadako na po sa ating pangwakas na panalangin sa closing prayer. Tayo pong lahat ay tumayo at yumuko at pumikit. Itaas po natin ang ating dalawang kamay sa Panginoon. Hallelujah. Dakilan Diyos na makapangyarihan. Maraming salamat po, Ama, sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa iyong dakilang kapahayagan sa amin sa araw na ito, O Diyos. Father God, maaring sa araw-araw ng aming buhay, Lord, nakakalimutan namin sa aming ginagawa, nagkakasala kami, Lord. Pero maraming salamat, Panginoon, sapagkat kung hihingi kami ng kapatawaran sa iyo, kami iyong patatawarin. Lord, Father God, patuloy, Lord, na ipangunahan mo, Panginoon, ang aming mga buhay sa araw-araw, Lord. Ano man ang aming ginagawa, Father God, lagi naming isaisip, isa puso, Panginoon, ng iyong mga salita. Ang nais mo na aming dapat ginagawa, Father God, ang pagiging mapagpakumbaba, Panginoon, una higit sa lahat, Lord, sa iyo po, Lord. Magawa namin, Lord, Father God, ang mga bagay, Lord, na karapat-dapat sa iyong harapan. Ganon din naman sa aming kapwa, Panginoon. Magawa namin, Panginoon, ang dapat sa kanila, O God. Maranasan ng bawat isa, Panginoon, ang pag-ibig mo, hindi lamang sa araw ng mga puso, O Diyos. Isa kabuhay ng bawat isa ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa sa araw-araw ng aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga lingkod mong patuloy na ginagamit. Nagtsatsaga, nagtuturo, anumang oras at panahon, Panginoon, nakahandang sumunod sa iyo. Maraming salamat sa kanilang mga buhay. Pagpalain mo sila ng higit pa kaysa dati, Lord. I-bless mo ang kanilang mga pisikal na katawan, Panginoon, palakasin, alisin ang mga sakit karamdaman, sampun ng kanyang pamilya, O God. At ibuhos mo, Lord, ang masaganang pagpapala, pinansyal, material, spiritual, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Ganon din, Lord, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Mabuhay kami lagi na ginagawa ang kalooban mo. Mabuhay kami lagi, Lord, na ang salita mo ang aming ginagawa, Panginoon. Ang salita mo ang aming sinusundan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Mamumuhay kami lagi, Panginoon, na tagumpay sapagkat ikaw ang aming kasama sa aming buhay, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat kapatid, Lord, na patuloy na dumadalo sa tuwing araw ng Linggo, sa umaga, sa hapon, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa mga kapatid na nanonood, Panginoon, sa mga nakukontento, Panginoon, sa kanilang messenger,
na manood, Panginoon, sapagkat sila'y malayo. I-bless mo sila, Lord, at hipuin mo ang kanilang mga puso at isip. Maging kabahagi sila ng iyong iglesyang ito, Panginoon. Hallelujah. At magpatuloy nga kami, Panginoon, sa pagiging totoong Kristiyano, Panginoon, karapat dapat sa iyong harapan. Maraming maraming salamat, dakilan Diyos. Sa iyo po namin lahat, ibinibigay ang aming pag-ibig, ang aming oras, Panginoon, ang aming pasasalamat, ang aming pagsamba, tanging sa iyo lamang, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen.